reaches to the heavens. Your faithfulness stretches to the sky. Worship. Thank the Lord because He is good. His love continues forever. That is what the people the Lord has saved should say. They are the ones He has saved from the enemy. He has gathered them from other lands, from east and west, north and south. Let them give thanks to the Lord for His love and for the miracles He does for people. He satisfies the thirsty. He fills up the hungry. Let us pray. Thank you, God, for this new day in our junior worship to learn and pray. Please be with us all day long and every story, game, and song. May all the happy things we do make you, our Father, happy too. Bless my dear teacher and friends as we learn new things as this day ends. In Jesus' name, amen. Have a good day, everyone. John 3, verses 16 to 17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Hello everyone! Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat! Thank God it's Sunday! Sama-sama ulit tayong mag-worship kay Jesus. Kaya naman, ang message natin ngayon ay entitled, You Are Love. I Am Love. Kanino kaya? Siyempre, kay God. Ang verse kanina na binasa ay John 3,
verses 16 to 17. Ito ay sasabihin natin, tawag natin dito, this is the heart of the Bible or the summary of the message of the Bible. Ito yung summary. Ibig sabihin, ito yung pinaka-importante sa Bible. Ito yung pinaka-magandang message ng Bible para sa atin. Una, for God so loved the world. This God is the eternal creator, all-powerful, all-presence, all-knowing, sustainer of life, who loves the world, who loves you and me. Diba? Sabihin mo sa sarili mo nga, I am love. Yes, you are love. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil masunurin ka, kundi ikaw talaga, ikaw na ikaw talaga, kung sino ka man, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ni Jesus. He loves us as we are today. Ano man tayo ngayon? Mahal tayo ng Diyos. He knows our bad doings. Ano mang mga pagkakamali natin, alam niya yan. He knows our secrets. He knows our failures. Yet God still loves us. Sabi nga sa Bible, di ba? Even before we are sinners, God loves us. God loves us. For God so loved the world. The world is you and me. Everything around you, God loves them. God loves us. Yung love na ito, dinidescribe ni teacher ng kanta natin, the love of Jesus. Remember, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, di ba? Hindi kaya ng isip natin gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hindi natin ma-describe kung gaano kataas. Pinakamataas na bundok, sabihin natin Mount Everest. Mas mataas pa dyan ang love ni Lord. Pinakamalalim sa dagat, mas malalim pa dyan ang pagmamahal ni Lord. Mas malawak pa sa buong mundo. Diba? Ang buong mundo, halos hindi natin mapuntahan yan. Mas malawak pa doon. And that is the love of God para sa atin. Next, that He gave His one and only Son. Our Father in heaven, not just love us by His words, but ginawa niya ito para ibigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para sa atin. Diba? He proved it. Ginawa niya ito. He said, Jesus, maging human katulad natin. Si Jesus, He demoted Himself na nandun na siya sa heaven, nandun na siya sa trono niya, but He became human like us. To save us, to become the Lamb of God who takes away the sins of the world, our sins, para makuha niya, para ipalit niya yung sarili niya, para maging kabayaran ang kasalanan natin. Wow! God really loves us. Pero merong condition si Lord that whoever believes in Him should not perish. Itong Jesus na ito, ito yung sinent ni Lord, kung ikaw ay maniniwala sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Diba? Hindi ka mapapahamak dahil tayo nagkasala. Isabi sa Bible, pag tayo ay may kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan or pwede kang pumunta sa hell. Pero ayaw ni God yun na mangyari sa atin. Ayaw na ayaw niya. Kaya ibinigay niya si Jesus para sa atin. Gusto niya doon sa unang design niya para sa atin, unang design niya na mamuhay tayo ng masaya,
na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, yung design niya na makasama natin siya. Yung gusto niya, yung nung nandito si Jesus, anong sabi niya sa mga disciples niya? Inanda niya yung mansion para sa atin. That someday, na yung mansion na yun ay titira tayo dun. And that is heaven. Na someday, makakasama natin si Jesus. Yun ang gusto niya. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para mawalan tayo ng kasalanan at mapunta tayo sa heaven. Para yung ginawa ni Jesus na yun, naging kabayaran sa mga kasalanan natin. Wow! Naging siya yung kapalit dun sa ginawa niya sa cross, na siya ay ipinako sa cross para lang sa atin. Na yung blood na yun, siya ang naging daan para tayo mawala ng kasalanan, para tayo maging malinis. Diba? Wow! Ang ginawa ni Jesus para sa atin. God provided the way for our salvation. Gumawa siya ng paraan para hindi tayo mapahamak, para yung plano niya to have a great future, to have eternal life, yun ang ginawa niya. He gave Jesus for us. So, let's value it. Huwag nating kakalimutan yun, yung ginawa niya sa cross para sa atin. Lagi nating alalahanin at huwag nating sayangin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Nawa, itong daan na hinanda niya sa atin, daan papunta sa langit, ay sundan natin. He died for us, so we have eternal life. Na kahit anumang pagkukulang natin, anumang nagawa nating kasalanan, basta maniwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, diba? Hindi tayo mapapahamak. Because we are precious kay Lord. We are His first love. Ganun na lamang niya tayo kamahal. Ganun na lamang niya tayo pinapahalagahan. Chine-cherish niya tayo. So, yung buhay natin, dapat i-cherish din natin. Dapat mahalin natin dahil ito ay minamahal ni Lord. Amen? Amen. At kailangan, dahil na-overcome na ni Lord kahit death, huwag tayong matakot sa kamatayan, huwag tayong matakot kung anumang mga bagay-bagay na anumang kinakatakutan natin ngayon, or feeling mo ikaw ay failure, hindi ka ganoon sa Panginoon. Ikaw ay victorious. Ikaw ay powerful dahil meron tayong Diyos na victorious, na overcome niya ang death, na overcome niya lahat-lahat para sa atin. At hindi kailangan na ibaba natin yung sarili natin sa lahat ng mga bagay na nagagawa natin. Diba? Ang gusto ni Lord, you will become conqueror like Jesus. Even death, napagtanggumpayan niya. Kaya tayo din, lahat ng mga bagay na akala natin hindi ka natin kaya, kaya natin yan dahil kasama natin si Jesus. So, rise and shine, children of the Lord. Rise and shine. Believe in Jesus. Believe in His salvation na ino-offer niya para sa atin. Be the Lord and Savior of our life is Jesus. Not our fear, our pride, our self na lagi natin inuuna, kundi si Jesus. Siya ang magiging Panginoon natin, uunahin natin. Seek Him first in everything. Because we know, mayroong kabuluhan yung ginagawa natin para sa Kanya.
through Jesus, our sins will be forgiven. When we believe, blessings be upon us, favor upon favor, salvation be upon us. When we believe, we have the power to overcome everything, overcome the death too, through Jesus. And that is our faith through Him. That no matter what, we will untouchable, undefeated, and unshakable. Wow! That is the power of Jesus. And remember yung verse 17, para lalo pang masupport, na lalo pang nagpapahayag na mahal tayo ng Lord, that you are loved. Verse 17 says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, hindi dahil sa kasalanan mo, but to save the world through Him." Gusto niya maligtas ka. Gusto niya makasama ka dahil mahal ka ni Jesus. Ito yung patunay na mahal tayo ng Diyos. God bless everyone. Let love be upon us. Share the love of Jesus. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when you came down. I could sing of your love forever. 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 Let us pray. Lord, thank you for coming up with a plan to save us. Thank you for loving us so much. Jesus, I want to ask you into my heart. I'm sorry for my mistakes. I know you came to take them away. I want to be your friend and ask that you come into my heart to live forever. Thank you for helping us and loving us so much as we continue to worship you, Lord. These all our prayers. Amen.